So ngayon, nandito tayo sa SM Pulilan para manood ng Rewind. Kasi naabangan namin yon. Nag-ready na nga kami, nag-prepare kami ng hunkership kasi alam kong drama to. Pero unfortunately, puno na siya. So dito sa SM Pulilan, recently lang nila binuksan yung cinema nila. Noong December 15 lang, puno agad siya. Siguro December din, Pasko, marami yung magsisine. Kaya we decided na panoorin na muna yung Family of Two. Si Sharon Caneta and Melvin D. Charles. Pero since 2 PM pa naman, nakabili na tayo ng ticket kanina. Kakain muna tayo dito sa Gilligan. Mamaya mag-review tayo kung worth it bang panoorin ang Family of Two. And syempre, mapanoorin din natin yung ibang movies after. Sige, mauna kayo. Ito buko pandan, no? Sure. We're done. Tapos na nga tayong manood ng isa sa mga movie sa MMFF this December. Ang una nating pinanood ay Family of Two. So sabi ko nga kanina, dapat ang una nating pinanood ay Rewind. Pero napuno na agad yung seat sa sobrang daming tao. Siyempre, Pasko. And by the way, before anything else, binabati ko ang lahat ng Merry 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 Christmas and Advance Happy New Year. Sana naging masaya ang inyong Pasko. So yun na nga, natapos na namin panoorin yung Family of Two. Sayang hindi pa naging 3 para kami tatlo. Charot, syempre 2. Starring no other than our megastar, Miss Sharon Caneta and Elden Richards. Nakakatuwa lang kasi recently, yung naging bonding namin tatlo ni Mami siya ni Sean is manood ng old movies during weekends. And nakakatuwa lang na si Sharon yung pinapanood namin ng bata siya tapos pinanood namin siya ngayon. And wala siyang lupas, magaling pa rin siyang umarte. Napansin ko, si Elden Richards, mas gumaling yung pag-arte niya. Kasi naparod namin last time yung 5 Breakups and a Romance. Mas nagalingan ako sa kanya dito sa pag-arte. Yung role niya dati dun sa 5 Breakups, bad boy siya. And mas nagalingan ako sa kanya dito kasi mas nalalapit sa totoong personality niya na good boy. Na good boy siya. Siyempre dito, loving son siya. Ganun din naman si Miss Sharon, loving mother siya. So as we all know, itong movie na to, drama siya. Drama siya, pero ang nakakatuwa sa kanya, sa movie na to, nag-insert sila from time to time ng comedy. Kaya ang mangyayari sa'yo, iyak-tawa, iyak-tawa. So wala siyang boring part, no dead air. Kaya must watch siya. Ang galing din ni Miss Sharon. Kasi talagang naging natural yung acting niya. Naging parang overprotective talaga siyang mother kay Alden. Kasi nga, dalawa na lang sila sa family. Wala na siyang asawa, walang kapatid, obviously si Alden. Kaya nga Family of Two. And then si Alden din naman, nakakatuwa din na napaka-naturalan din ng acting niya. Na gusto niyang kasama yung mother niya. At the same time, meron siyang girlfriend dito. Maganda rin dito yung character ni Miles. Kasi siya yung naging girlfriend ni Alden dito. Maganda yung character niya in a way na gusto niyang magpunta ng abroad kasi may dream siya. Pero hindi rin niya pinipressure si Alden na sumunod sa kanya kasi naiintindihan niya yung sitwasyon nilang dalawa ng nanay. Kasi nga dalawa lang sila sa family, si Sharon siya kasi Alden. And may mangyayari sa kanilang dalawa dito ni Alden, si Alden siya kasama si Miles na hindi niyo aasahan. What?
sumigaw yung mga tao sa sinehan. Nakakaloka. Kaya panoorin nyo yun, guys. Para malaman nyo din. Para makita nyo rin, baka sumigaw din kayo. Pag nakita nyo yung ginawa ni Mel sa kani Alden. Tapos yung character naman dito ni Miss Jackie Lo Blanco. As best friend naman siya ni Sharon. Kasi good influence yung friend kay Sharon. Talagang nasasalamin siya ng mga mommies na good influence sa kaibigan nila. Nag-aaya siya dito mag-exercise, mag-zumba. Na-influence din niya dito i-back to school si Miss Sharon. Para syempre, nag-grow pa rin kahit adult na. Sobrang nagalingan din ako sa script nila kasi may pagka-comedy rin. So guys, syempre, spoiler alert na to. Natawa ako dun sa part na si Alden, kilalang kilala siya sa office nila na mahal-mahal ang mommy niya siya. Na sobrang close sila na palagi siyang may baon na food. Kaya one time na nag-away sila ng mother niya, wala siyang baon sa office. For the first time. So nakakatawa yung part na yun. Si Alden din nakakatawa kasi overprotective din siya sa mother niya. Nakakatawa rin yung part na si Sharon nakikipag-date. So ayun, until dumating na yung conflict ng story na dumating yung opportunity kay Alden. Pero kailangan sa ibang bansa yung trabaho niya. Siyempre, ang hirap nun sa kanya kasi iiwan niya yung mother niya na sobrang close niya. Kasi sobrang close silang dalawa. So paano kaya yun ano? So doon natatakbo yung story. So yun, the entire movie is maganda. Kudos sa director, Noel Naval, and of course yung mga artista, si Miss Sharon and si Alden. Lalo na yung scriptwriter. Ang galing, ang galing. So must watch to, makaka-relate tayong lahat kasi lahat tayo may mga nanay eh. So must watch talaga to. Isama nyo siya sa mga papanoorin nyo this MMF. And of course, try natin i-rate lahat ng mga movies. Panoorin natin sila isa-isa. So, lesson of this movie, huwag natin kakalimutan yung mga mother natin kahit meron na tayong kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang tinatahak, lalo na kung may mga girlfriend-boyfriend na tayo, huwag natin silang kakalimutan. Sabi nga dun sa movie, wala tayong obligasyon sa mga mommy natin, pero ginagawa natin yung pagka-care sa kanila dahil mahal natin sila. And yung revelation din sa movie na to, pinakita rin dito yung point of view ng mga single mom na pinipili pa rin maging single kasi hindi na romance yung hanap nila, kundi mother's love. Masaya na sila na nakikita nila yung anak nila na masaya. Yung happiness na lang nila is yung happiness and success ng mga anak nila. So yun guys, sana nag-enjoy and may natutunan kayo dito sa vlog natin. Comment down below kung anong gusto nyong next nating papanoorin. Don't forget to watch this kasi sobrang big check ng movie na to. Huwag nyo itong palagmasin. So yun guys, till next vlog, happy holidays! Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Keep safe everyone! Love you all!